6.7 Energy FM. Same, same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng pink. Alam ba, dapat mag-pink din ako? Anyway, good morning sa'yo, DJ Lindsay. Good morning, baby Toby. Gusto mo ba yung pink? Mm-mm. Actually, mag-pink dapat ako na polo shirt. Kaso nga lang naisip ko, baka mamaya may irita ako sa ano, sa tela niya. Kasi ganun ako eh. Bakit? Ewan ko. Bakit ano medyo, ba tela nung pink? Yung karaniwan na polo shirt lang na tela. Oo. Pero minsan kasi ang nangyayari kasi naiirita ako eh. Baka naman na psychological lang. Ito naman, di mo pa nga nasusuot eh. Di nasusuot, nasuot ko na yun isang beses. Di mo lang talaga, Beth. Okay naman yung tela. Kaso nga lang, ayun, naisip ko na, yun nga, malamig. Tapos yung skin ko medyo, alam nyo na, sensitive. Oh, wow! Gusto mo yun? Gusto mo yung sensitive skin ka dyan, Zon? So ayun, kaya hindi ko ginamit, no? Hmm. Ay, nako. Gusto mo ba yung pink? Okay naman sa akin yung pink. Alam mo na. Hindi yung flash pink lang. Ibig sabihin kasi may mga lalaki na gusto talaga nila. Ano ba iniisip mo? Yung dark pink talaga. Tapos gusto nila, yung ibang mga lalaki gusto nila, yung hindi naman totally white. Yung medyo pink lang. Grabe yung pula mo, Toby. Ano ba yan? Pagkaiba yung kulay yun ng, ano, ko, ng kamay ko at saka ng mukha ko. No, namumula ako. Ayan, mamink-mink yung mukha mo. Ano ba yan? Bakit ba kasi ang aga-aga naman kasi? Pag-usapan natin, ikaw naman nag-open, pink. Oh. Kakagaling lang natin sa ano sa long weekend, no? Tapos ayun, oh. Mamink-mink ka. Mamink-mink ka? Gusto mo ba yung mamink ka? Oo, talaga gusto ko mamink-mink. Minsan gusto ko, ano, talagang full blast na pink talaga. Oh. Siyempre gusto ko yung mamink-mink. Ah, ayaw mo ng talagang mga fuchsia levels, ganyan, dark pink, ganyan. Ayaw mo ng mga ganon. Mas maganda kasi kapag mamink-mink. Mamink-mink lang. Okay, noted. Gusto ko yung noted? Oo. Ano yung utak ko? Ang dumi kagad. Ewan ko sa'yo. T-shirt pinag-uusapan natin. Polo shirt pinag-uusapan natin. Eh kasi naman eh. Ano? Ikaw talaga. Napaano kay Jimbo. Kasi Jimbo talaga. Ako si Jimbo, wala kang asahan kay Jimbo. Si Jimbo kasi may kasalanan nito eh. Dati naman hindi naman ako ganito. Diba? Napakatinuko po as in. Oo. Tapos ayun. Naranasan ko lang yung ano, mapa-partner sa kanya. Tapos dito na kay DJ Lindsay, no, na medyo green din. Excuse me, dadaan ako. Mas lumala. Ay, nako, judger. Ah, talaga? Oo, judger ka. Ay, sige, sige, sige. Kunyari, wala ako natutunan sa'yo. Oo, ha? Wala talaga. Kunyari, hindi ka nagsasabi sa akin ng kung ano-ano off-air. Ano? Anyway, Masya ba kung saan pa mapunta itong ating usapan, no? Totoo. Tsaka baka mamaya, eh, may mas mag-send sa akin dito ng memo, no? Oo, tama ka dyan. Pakimemohan na ako si baby ko. Baka mamaya kung ano pa masabi ko, di ba? Nadala na nga lang ng emosyon, di ba? Ayun, memo. Yun, totoo. So, anyway, DJ Lindsay, pag-usapan na natin ng ating sender, no, na kung saan meron daw siyang ka-MU. Uy, ano yun? Tapos? Kaso nga lang itong kanyang ka-MU, ay hindi daw maibigay yung 100%. Ay, bakit? Hindi ko alam. So ngayon, yun nga yung tinatanong niya sa atin eh. Bakit nga ba daw eh hindi maibigay yung 100% ng isang babae? Wait, ito siya yung nanliligaw or siya ba yung... Mag-MU na sila, ah, sorry, MU na sila. MU pero hindi nagfo-fold bus yung babae sa kanya. Oh, edi, baka hindi pa sure sa'yo. Ayun na nga eh. Oh. So ikaw ba, kung may ka-MU ka, full blast ba rin ba? Full blast ka na ba kagad? As in 100%? Oo, but with reservation. So ibig sabihin... Hindi pa totally 100%. Oo, eh kasi MU eh. Wala naman title, walang titulo, walang label. So bakit mo ipa-full blast? Tama, di ba? Diba? Pero hindi ba ibig sabihin din neto, eh, kaya siya nag-hold back, eh, baka may feelings pa siya sa kanyang ex or hindi naman kaya, eh, may feelings din siya sa iba? Can be, kasi MU eh. Ikaw ba, kapag ka-MU mo yung isang babae, ay, hindi. May naiisip... Wow! Pilis to sagot ha. Oo. Kapag may ka-MU, MU pa lang to ha, hindi to joke. May naiisip ka pa bang ibang babae kapag nalit kang ka-MU? Eh kasi ako eh, di ba, kung ka-MU ko siya, gustong-gusto ko na siya. Eh ba't hindi mo lagyan ng label kung gustong-gusto mo pala? Siyempre, hinintay ko lang yung sagot niya. Ah, so MU. Eh, di nililigawan yun, hindi MU. Ewan ko. Oh. Eh, sabi pa sa akin, MU eh. MU nga.
kasi kapag naghihintay ka ng sagot niya, ibig sabihin, naliligaw ka. Eh bakit naging MU yun? Eh sabi mo, eh kasi ngayon yun nasa story, sa ano, letter sender mo, kaya yun yung tanong natin. Ayun nga, hindi man ako magsasabi nung gano'n, nung ano, nung label namin. Dapat sa kanya magagaling yun. Kasi naman, baka naman pag sa akin nang galing yun, eh mabastos siya, di ba? Kasi ako kasi, kapag kunwari may ka-MU ako, di ba? Gustong gusto ko talaga siya. Okay. Hindi ko naman siya papormahan, o hindi ko naman siya, alam mo na, sabihin na natin lalandiin, no? Hindi ko talaga siya gusto. Oh. Ako kasi loyal kasi ako sa mga ganun eh. Kapag gusto ko talaga yung isang tao, di ba? Ganyan talagang, siya. Doon lang talaga ako. Mm-hmm. Wala akong titignan na iba, wala akong i-heart na iba, as in, wala ka talaga makikita sa akin. Talaga ba? Oo naman. Oo, so, tama. Pruweba? Hindi. Nakakaloka to. Hindi. Pero kasi, ganun nga. Hindi ka naman, well, kaming mga babae kasi, kapag hindi niya pa nilagyan ng label, yun nga ang tanong eh, ba't hindi niya kasi lagyan? Bakit kasi hindi niya siya, kung hindi nagwa 100% yung babae sa kanya, bakit hindi siya magtanong? Yun nga eh. Oo, bakit hindi pa tayo maging tayo? Siguro dala na lang din naman ng takot, kasi baka naman mamaya eh, kapag tinanong yun ng isang lalaki, di ba? Maisip din ng babae, teka, minamadali ba ako nito? Eh, dapat malakas loob kapag mga ganyan. O, siguro kailangan din nga ng lakas ng loob. Pero syempre, hindi rin naman na masama na mag-iingat ka. Kasi baka naman kasi ang iniisip ng lalaki, no, or nung ating sender, no, na once na nagkamali ako dito, eh kiss kaagad ako. Eh nako, alam mo yung mga takot na yan yung minsan dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng ano, clarity yung mga bagay-bagay. Minsan maunahan ka pa ng iba kapag di ka nagtanong. Ikaw din. Kaya kailangan habang maaga, lagyan mo na ng label dahil mamaya baka maunahan ka pa. Huwag ka naman ganyan. Sinasabi ko sa'yo. Huwag ka naman ganyan. Lalo na kung alam mo na yung nililigawan mo, yung pinapormahan mo, eh talagang jackpot ka dun. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Kasi kung ikaw feeling mo jackpot ka, lagi mong tatandaan na lagi kang merong kalaban dyan, kaagaw. Oh, kaya kung ako sa'yo, hanggat hindi pa nasusunggaban ng iba, sunggaban mo na agad. Ganun. Bakit yun po ganyan? Sinasabi ko lang talaga. Kasi syempre, totoo nga naman, tsaka life is too short para maghintay at matakot ka. Kapag may gusto ka, tanungin mo agad para may finality agad. Diba? Sige, balitaan kita next time. Pero matagal pa. Anong date na ngayon? 28 pa lang ngayon. Malapit na actually. Pero yun na nga, no, Pangga. Kung ikaw man ay napapatanong ngayon, no, bakit nga ba hindi maka, alam nyo na, maka 100% yung iyong partner, no, eh di itanong mo nga. Siguro naman tama nga naman si DJ Lindsay, no? What if nga naman, na maunahan ka pa ng iba? Oo. Diba? Saka kasabi mo nang, ay sige, masyado pang maaga. Ay sige, hihintayin ko muna siya. Siya na yung magsasabi sa akin. But what if, no? What if nga naman may mauna sa'yo? Magkagusto siya sa iba, no? Tapos ikaw, kawawa ka na naman, di ba? Back to square one ka naman. At syempre, iiyak ka na naman dahil yung taong gusto mo ay pinagpalit ka sa iba. Sa mas mabilis, mas ma-effort, mas, kumbaga, may, laging may mas than you. Ay, diba? Nako. Sinasabi ko sa'yo eh. Ay, nako. Pag ako nag-effort talaga, sinasabi ko. Ay, nako. Kahit nasaan ka, pupuntahan kita. Puntahan mo na ngayon. Maghihintay ka pa ng schedule eh. Ay, nako. Wala kang alam. Oh my God. Hindi, joke lang. Pero naman, eto no, Pangga, no, ayun na nga gaya na sabi ni DJ Lindsay, no, kung kaya mo namang itanong, why not coconut, itanong mo rin naman. Ha? Oo, ikaw ba tinanong mo na? Hindi pa, syempre. Kung ako sa'yo, ano ba? Sino ba itatanong ko? Hindi, tanungin mo. Ano ba tatanungin ko? Tanungin mo na, ano ba tayo? Ganon. Ganyan, may chance ba ako sa'yo? Ganyan. Kung liligawan ba kita ngayon, may chance ba na sagutin mo ako? Ganyan. Anyway, Mama Pangga, no, kung kayo man ay... nakaka-relate dito sa ating sender. Malay mo, hinihintay ka lang nung babae. Tapos hindi ka gumagawa ng, hindi ka nagtatanong. Oo nga naman, Jeff. Ba't ba yung ikaw ay hindi ka nag-ano, no? Si Jeff nga pala yung ating sender, no? Yun yung pangalan niya. Jeff. Why not nga naman, no? Magtanong ka nga naman. Baka naman kasi mamaya, hinihintay ka lang niya, di ba? Oo. Kaya naman kung ako sa'yo, well, ano muna, huwag mong itanong sa chat, no? Or sa text, no? Or sa call, di ba? Mas maganda yan itanong mo ng personal, okay? Kasi isipin, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Bakit? Alam niyo mo pang gano'n, minsan, no? May tingin si... Nakaloko yung gintong tingin ni DJ Lindsay. Bakit? Makatingin lang naman. Wala diba? Naman masama. Sa mga nanonood dyan sa ating Facebook Live, no? Makatingin si DJ Lindsay, okay? Kita mo. Wala!
tumitingin lang naman ako kasi baka mamaya, 'di ba, ma-realize mo na yung mga sinasabi mo pala eh pwede mo pa lang i-apply sa sarili mo, 'di ba? Alam mo DJ tayo, 'di ba? Hindi, sinasabi ko lang din naman. DJ tayo, kapag may sinasabi tayo sa radyo, hindi natin mismo ginagawa 'yon. Ay, ganun ka ba? Ay, ako, ano? Sinasabi ko yung walk the talk. Sige, you walk the talk. Sige, Eh ako hindi. Ay, naku, sinasabi ko si Toby. Ayan. Anyway. So, yun na nga, no. Kung meron man kayong makukuha dito sa aming napag-usapan, no. Huwag kayong matakot, pangga. Lalong-lalo na kung gustong-gusto nyo talaga yung babae or hindi naman kaya yung lalaki, no. Para na to sa lahat ng tao, no. Sa mga pangga natin dyan, na talaga nga ng mga nakikinig sa atin, no. Huwag kayong matatakot na umamin. Huwag kayong matatakot na sabihin sa kanya ang inyong nararamdaman. Baka nga naman kasi mamaya, kayo lang naman yung hinihintay niya, di ba? Para naman lang sa ganun, makapag-all out na siya sa'yo, di ba? Kasi minsan talaga nakaka-overthink, no? Kapag hindi nag-all out yung isang tao. Oo naman. Tapos ikaw all out ka. Oo, di ba? Parang isipin mo, teka. Ako lang ba yung ano dito? May gusto sa kanya? One-sided lang ba to, di ba? Parang ako lang nag-e-effort, no? Minsan, ang nangyayari, eto siya, kinikilig ako sa kanya. Minsan, hindi naman. Totoo. Dinedead ma lang. Alam mo, nakakapraning yung ganyan, no? True. Parang namamanipulate ka yung utak mo, di ba? So, kaya ako nga sa'yo, magtanong ka na. Alright? Ay nako, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napakasexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby na pwedeng-pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Yan sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on my YouTube channel, DJ Baby Toby. Alright? For the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Shamrock, titled Alipin. Ayan, shout out sa mga alipin ng pag-ibig dyan. Hello po sa inyong lahat. Ba't ang creepy ng ngiti mo talaga? Alam mo, may something ka sa ngiti ko. Oo. Ano ko ba? Maraming parang unusual lang ngiti mong ganyan. Marami nang naloko tong ngiti na to. Marami nang umiyak sa ngiti na to. Ay, sabi ko sa'yo. Kaya ako sa'yo. Anyway, pangga, keep it here. At your number 106.7 Energy FM, pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.